Doktora, pinlanong paibigin ng isang bilyonaryo nang malaman nga nito na ito ang umampon sa kanyang tunay na anak. At para nga mabawi ang kanyang anak, kailangan niyang mapaibig ang babae, makuha ang loob nito, hanggang sa tuluyan ng mapasa kanyang kustodiya. Pero paano kung siya mismo pala ang mahulog sa kanyang bitag at mapaibig sa babae? Tara, alamin natin sa makabagbag damdamin na kwentong ito. Samahan niyo kami hanggang sa dulo. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Tara, simulan na natin! Tumatagaktak sa noo ni Aurora ang kanyang mga pawis habang minamaneho ang sasakyan patungo sa ospital. Hindi na siya makapag-isip at makatingin sa daan ng diretso dahil sa sakit na bumabalot sa kanyang katawan. Kumapit ka, baby, okay? Marahan niyang inaplos ang kanyang tiyan bago apakan ang accelerator ng sasakyan para ito'y tumulin pa. Kaunti na lang, Aurora. Malapit na. Bulong nito sa kanyang sarili habang mas pabigat na nga ng pabigat ang kanyang paghinga. Bawat segundo ng pag-ikot niya sa manibela ay tila mas bumibigat ang kanyang mga mata. At sa muling pagkabukas ng mga talukap ng kanyang mga mata, ay may sasakyan na pala siyang mapupunggo. Sinubukan ni Aurora na padyakan ng preno ngunit kulang pa ang puwersang yon dahil sa tuli ng kanyang minamaneho. Napasigaw nga siya. Tila parang nanahimik ang paligid at nabingi ang babae dahil sa lakas ng puwersa. Tulong! Nangihinang bulong ni Aurora habang sinusubukang panatilihin ang pagkakabukas ng kanyang mga mata. Tumudugo ang kanyang ulo dahil sa pagkakauntog sa kanyang manibela ngunit hindi niya pinansin ang malagkit na tumutulo mula sa kanyang ulo dahil nakatuon lamang ang kanyang alaala sa sanggol sa kanyang sinapupunan na nais ng kitain ng mundo. Saka na lamang siya sumuko sa pakikipaglaban sa mga matang nais ng magsara nang maaninag niya ang ilaw ng ambulansyang bumabalot sa paligid. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at marahang umangat ang kanyang labi. Ligtas ka na, ocean ko. Papangalanan kitang Ori. Marahang hinaplos ni Elish ang maliit na mukha ng sanggol na mahimbing na namamahinga sa kanyang mga braso. Hindi mapigilan ang kanyang mga mata ang maluha sa tuwang inihahatid sa kanya ng anghel na magmula sa oras na nakilala niya ay aalagaan niya hanggang sa pagtanda nito. Sobra-sobra na ang tangis ng bigating tumulo sa kanyang mga pisngi dahil sa pagpano nga ng mga magulang dahil sa aksidente. Nang makapag-ipon-ipon kasi si Elish ay plinano niyang papuntahin sa isang bakasyon ang mga magulang niya bilang pasasalamat sa pag-aaruga at pagpapalaki nila sa kanya. Ngunit bago pa man sila makarating sa paliparan, ay may nakabunggong humaharurot na kotse sa taxi na sinakyan nila. Ang malala pa ay hindi niya nailigtas ang mga ito bilang doktor. Ang may-ari ng kotse na nakabunggo sa kanila ay isang babae na manganganak na. Mabilis ang pagpapatakbo nito dahil malapit nang lumabas sa sinapupunan niya ang bata. Sugatan ng babae nang makarating nga siya sa ospital at ang kasabay niyang mga magulang ni Elish ay nawawala na rin ng buhay. Malinaw pa sa kanyang mga alaala ang pamamaalam ng ina noong silang naghihingalo. Sorry po, Nay. Kasalanan ko po kung bakit kayo naaksidente. Huwag po kayong bibitaw, ha? Ililigtas po namin kayo tapos itutuloy niyo po ang bakasyon ninyo ni tatay. Humahagulgol na sabi nga ni Elish sa kanyang ina habang itinatakbo sila tungo sa emergency department ng ospital. Nauuna ang hinihigaan ng kanyang tatay na itinakbo dahil wala na itong malay. Wala kang kasalanan, anak. Naghihingalong sambit ng ina. Mahal na mahal ka namin ng tatay mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, ha? Kahit na sinabi yon ng kanyang ina, ay hindi pa rin niya mapigilang sisihin ang sarili dahil hindi naman sila maaaksidente kung hindi niya ito pinapunta para magbakasyon. Habang nakalubog si Elish sa kawalan at inaalala ang mga nakangiting labi ng kanyang mga magulang, noong buhay pa sila, ay biglang umiyak ang bata sa kanyang bisig. Pinatahan niya ito sa pamamagitan ng paghele habang dinuduyan ng bata.
ang batang dinadala ng babaeng nagsanhi ng aksidente. Nawala rin ang babae matapos ipanganak ang sanggol dahil sa mga natamo niyang sugat mula sa aksidente at pati na rin sa pagod ng panganganak. Nagkasabay na nga. Masakit man sa puso ni Elish para kupkupin ang bata dahil siya ang magiging tanda ng araw ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ngunit, nangibabaw pa rin ang awa nito. Maaari ba akong humingi ng pabor sa iyo? Sambit ng babae kanina habang mabigat na humihinga. Alam kong wala akong karapatan para gawin to, lalo na sa iyo dahil ako ang punot dulo ng lahat ng masasamang nangyari sa buhay mo. Pero wala na kung ibang matatakbuhan pa. Ang anak ko, wala siyang kasalanan. Kaya sana gabayan mo siya. Ikaw ang pagkakatiwalaan ko dahil nararamdaman ko na isa kang mabuting tao at dahil alam kong nalalabi na lamang ang oras kong natitira. Salamat. Huling bigkas ng babae bago maplagutan nga ng hininga at mamahinga. Aalagaan ko siya. Pangako ni Elish sa yumaong ina ni Ori. 6 na taon na ang nakalipas at 6 na taon na rin si Ori. Tanggap na ni Elish ang lahat ng nangyaring nakakalungkot sa kanyang buhay at nagsimula na nga ng panibagong buhay kasama ang batang iniwan ng babae nung 6 na taon ang nakalipas. Mommy! Masayang sigaw ng bata mula sa hindi kalayuan habang tumatakbo papunta kay Elish na naghihintay sa gate ng paaralan para sunduin siya. Mommy, look oh! Binigyan po ako ni teacher ng 3 stars kasi magaling daw po ako sa klase. Naks, ang galing-galing naman ang baby ko. Kiss mo nga si mommy. Ani ni Elish at iniharap ang pisngi kay Ori na siya namang hinalika ng bata. At dahil sa good girl ulit ang Ori ko sa school, pupunta tayo ng mall. Papasyal tayo sa amusement park doon. Tumayo ito at hinawakan ang kamay ng bata bago tumungo sa sasakyan. Masayang nagkwentuhan ng magina habang nagmamaneho si Elish papuntang mall. At nang makarating sila ay dali-daling bumaba ang bata sa sasakyan at tumakbo pa loob ng mall. Ori, sandali! Tarantang sigaw ni Elish habang dali-daling tinanggal ang seatbelt at isinara ang kotse para habulin ng batang masyado atang naging excited at iniwan na lamang ang ina. Kung minamalas nga naman, napakaraming tao na nagpunta sa mall sa araw na to. Nagpapawis na ang noo at mga palad ni Elish dahil hindi niya makita ang kanyang anak sa gitna ng maraming tao sa loob ng malawak na mall. Sa kabilang dako, tumatakbo pa rin si Ori dahil sa sobrang excitement na kanyang nararamdaman. Excited na nga siyang maglaro ng claw machine at sumakay ng carousel. Ngunit napalitan ang lahat ng kanyang galak nang tignan niya ang kanyang likuran, kung saan akala niya ay sumusunod lamang ang kanyang mommy. Mommy? Naiiyak na sambit nito habang hinahanap si Elish. Mommy! Sigaw niyang muli, umaasang baka marinig siya nang inasa loob ng napakalawak na mall. Mula sa di kalayuan, napansin ni Wade ang umiiyak na bata na tila nawawala habang papalapit siya ng papalapit. Namumukha niya ito. Ang batang yun ay ang nawawala niyang anak. Hindi siya maaaring magkamali dahil kakikita lang niya sa litrato ng bata ilang oras pa lamang ang nakakalipas. Ilang oras lamang ang nakalipas ay dumating kay Wade ang isang malaking balita na yumanig sa kanyang buhay. Nalaman niyang nagkaroon pala ng bunga ang pagmamahala nila ng dati niyang asawa. Bata! Malambot na sabi ni Wade sa umiiyak na bata habang pinapatahan nito sa kaiiyak. Nawawala ka ba? Tumango lamang si Ori habang patuloy pa rin sa pag-iyak at pagtawag niya ng Mommy, Mommy. Tumahan ka muna, okay? Saka natin nahanapin ang mommy mo. I know this place well. I'll make sure to bring you back to your mommy. Hinaplos ni Wade nang marahan ang buhok ng nawawalang bata. Humina naman ang pag-iyak ni Ori dahil sa malambing na aksyon ng estranghero. Tila parang may sumisigaw na boses sa loob ng utak ni Wade na kunin ang anak niya dahil sigurado siyang ang batang nasa harap niya ay ang nawawala nga niyang anak. Sa kabilang dako naman ay sobra na ang pagpapawis ni Elish
dulot ng pagod sa kahanap sa anak. Sobra na nga siyang nag-aalala. Ori! Ori, asan ka na ba? Naiiyak na sigaw niya sa ngalan ng anak, alalang-alala para dito. Nagtanong-tanong na nga rin siya sa mga nakakasalamuhan niyang mga tao kung may nakita silang maliit na bata ngunit wala rin nakakakita sa kanya habang ngayon. Mga mahigit kalahating oras nang nakakalilipas nang hindi mapakaling paghahanap, ay may nakita nga siyang pamilyar na munting figura mula sa dikalayuan. Ori! Ang dating pag-aalala sa kanyang tono ay napalitan ng saya nang matukoy niya ang anak. Mami! Narinig naman ni Ori ang boses ni Elish, kaya siya tumingin sa kung saan man ang galing ang medyo garalgal na tinig na kanina pa siya umaasang marinig at sa wakas nakita na nga ang mommy. Kumawala si Ori mula sa pagkakahawak ng mabait na estranghero at tumakbo papalapit kay Elish na tumatakbo rin papalapit sa kanya. Huwag mo nang uulitin yon, Ori, ha? Mommy was so scared when I couldn't find you. I'm sorry, Mommy. I won't do it again, promise po. Excuse me, miss? Tumikim si Wade at sinabing, is this child yours? Nagtataka si Wade sa kanyang kaloob-looban nang hindi makita ang kanyang dating asawa na kasama ang kanilang anak. Imbes na si Aurora, ang dati niyang asawa, ang tinawag na mommy ng batang nakita niya sa litrato, ilang oras lamang nakalipas ay isang estrangherong babae ang nagpakita. Baka naman namamalikmata lang ako at napagkamala ng batang yan ang anak ko. Sabi nga ni Wade sa sarili. Ani naman ni Elish? Oo, salamat nga pala sa'yo. At ngumiti sa estrangherong nagpatahan sa anak niya. No worries, tugon ni Wade. Lumuhod siya para pantayan ang tangkad ni Ori at marahang ginulo ang buhok. And you? Do not run away from your mommy again, okay? Mabuti na lang at akong nakakita sa'yo at hindi ang bad guy. Okay po! Masunuring tugon ni Ori. Thank you po ulit, sir. Mauna na ho kami. Ani ni Elish. Bago siya tinanguan ni Wade, saka sila umalis ni Ori para tumuloy sa amusement center. Nang nakatalikod na ang dalawa, tuloy pa rin ang pagtitig ni Wade sa mga lumalayo na likuran ng dalawa. Kinuha niya ang telepono mula sa bulsa at tinawagan ang kanyang informant. I want all the details of Aurora and our daughter as soon as possible. Mando nito bago iningat sa tapat ng liwanag ang himla ng buhok ni Ori na nakuha nga niya nung palaro niyang ginulo ang buhok ng bata. Ilang araw nang nakalilipas matapos ang insidente. Dumiretso si Wade sa office chair sa opisinang nasa kanyang mansyon at doon nagpakalunod sa mga gumugulo sa kanyang isipan habang nakapikit ang mga mata. Maya-maya lamang tumunog ang kanyang telepono at nakatanggap ng text na mayroon na ang hinihingi niyang impormasyon tungkol sa dati niyang asawa at sa anak nila. Tila nawala ang pagod nito nang mabasa ang mensahe at mabilis na iniayos ang upo at binuksan ang kanyang laptop upang basahin ang email na naglalaman ng ilang araw na nga niyang hindi mapakaling paghihintay. Una niyang dinownload at binuksan ang file na naglalaman ng DNA test results kung totoo nga silang magama. Pinaghalong kabat hesitation ang bumabalot sa puso ni Wade habang nag-aalin lang ang buksan nito. Ilang beses muna siyang huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili at pinindot na nga ang file. At nang makita na nga niyang resulta, ay napatunayan nga niyang hindi nga guni-guni lamang ang kutob na naramdaman niyang noong nagkita sila ng bata sa mall. Siya nga talaga, ang anak nila ni Aurora. Pero bakit hindi si Aurora ang kasama ng bata? Nagtatakang tanong muli sa sarili. At ang sagot sa tanong na iyon ay nakalakip sa susunod na file na isinend sa kanya ng kanyang informer. Ori Cortez, Elish Cortez. Bigkas ni Wade sa mga pangalan na nakikita niya sa screen. 6 years ago, an accident occurred at the intersection near Elish Workplace, Spring Peak Hospital. Patuloy na binasa ni Wade ang nilalaman ng dokumento at nalaman kahit na
ang pinakamaliit na detalye sa araw ng aksidente, 6 na taon na ang nakakalipas. Names of deceased victims: Juan Cortez, Joan Cortez, Julio Gulang and Aurora Fontanilla. Tila naguho ang mundo at nadurog ang puso ni Wade nang mabasa ang pangalan ng dati niyang asawa. Nang malaman nga niya ang buong katotohanan mula sa aksidente, hanggang sa hininging pabor ng yumaong dating asawa kay Alish, ay hindi niya mapigilang sisihin ang sarili kung bakit humantong sa ganitong punto ang lahat. Kung nakinig lamang siya kay Aurora at mas binigyan pa ng oras ito, ay sana hindi nag-file ng diborsyo ang kanyang pinakamamahal. Sa mga panahon kasi na nagbubuntis pala si Aurora, ay naging busy si Wade dahil kakabigay pa lamang ng kanyang ama sa kanya ng negosyo nila. Munti ka na itong nalugi noon, kaya naman masyadong naokupa ng trabaho si Wade upang isalba ang negosyo. "I'm sorry," ani na nga lamang ni Wade habang tumatangis ang kanyang mga mata. "Kasalanan ko ang lahat ng to. Babawi ako. Kukunin ko ang anak natin, na alagaan ko siya at hindi ko siya pababayaan. Gaya ng ginawa ko noon sa'yo, hindi ko nauulitin pa ang pagkukulang ko noon, pangako." Determinadong sabi ni Wade habang nakatingin sa taas at inaalala ang mga matatamis na alaalang ginawa nila ni Aurora noong mag-asawa pa nga sila at noong nabubuhay pa to. Itinaga ni Wade sa kanyang puso na gagawin niyang lahat para lamang mabawi si Ori mula kay Alish. Kinabukasan nagpunta si Wade sa paaralan kung saan nag-aaral si Ori. Pinlano niyang mag-invest sa paaralan ng bata upang mapadalas ang pangpunta niya rito at para makita nito ang anak. "Kind uncle!" Napatingin si Wade sa direksyon kung saan niya narinig ang malanghel na boses ng kanyang anak habang siya nag-aabang lamang sa gate para kunwari aksidente na nakita lamang niya ito kahit na intensyon niya talagang makita si Ori. "Hi!" bati nito. "Hindi ka na naman nawawala, are you?" "Hindi na po." Tila nanlambot ang puso ni Wade dahil sa hagigig ng anak. "If I'm not mistaken, uwian niyo na, tama ba?" pag-iiba nito ng usapan. "Opo," tugon ng bata. "Wait ko na lang po si Mommy galing sa hospital, tapos uuwi na po kami." "Ah, ganun ba? Sige, I'll wait with you para mas safe, okay?" sabi nga ni Wade. Namasiglang tinanguhan naman ng bata, nalubos ang saya dahil sa presensya ng estrangherong hindi niya alam na tunay na ama niya pala. "Ori!" Napatigil ang pagkukwentuhan nila Wade at Ori nang marinig nila ang boses ni Alish. Mabilis na lumakad si Alish patungo sa kanyang anak nang nag-aalala dahil may estrangherong kumakausap sa anak niya. "Malay niya ba kung kidnapper ang lalaki at mukhang nakuha na nga niyang loob ng bata? Anong kailangan mo sa anak ko?" Tinulak pa nga ni Alish ang lalaki nang hindi man lang kinikilala kung sino ito. "Aray!" daing pa nga nito. "Mommy! Si kind uncle from the mall yan! Siya po yung nagturo sa akin ng direction tapos naghatid sa inyo. Why did you push him po?" "Ha?" Takang tanong ni Alish habang inaalala ang tinutukoy ni Ori. "Remember po nung nawala po ako sa mall? He was the one who stayed with me po." "Ah, ganun ba? Hala, sorry sir. Hindi ko naman po alam, akala ko po masamang tao ka. Naging protective lang. Sorry po talaga." Nang ma-realize na Alish ang pangyayari, ay agad niyang tinulungang itayo si Wade habang walang tigil na humihingi ng pasensya. "I think I broke my wrist," sabi pa nga ni Wade habang nakahawak lang sa kamay niya. "Ice, wait lang, I'll be back," ani ni Alish bago tumakbo pabalik sa sasakyan niya. Ilang segundo lang ay bumalik na nga siya na may hawak na first aid kit at maliit na tub ng ice cream. "Akin ang kamay mo," hingal na sabi nito nang muling bumalik sa pasyente niyang siya rin naman ang may pakana kung bakit na-sprayin si Wade. "Do you plan on giving me a tub of ice cream para panuhol? Just so I won't report you?" Pambibiro pa nga ni Wade. "Anong akala mo sa akin, bata?" Dagdag pa nga nito. Napatingin sa kanya ang babae. "I'm a doctor. Hindi mo ba alamang rice? As in R-I-C-E,
As first aid, I'm using this tub of ice cream as an alternative for ice. Depensa naman ni Elish. Napangisi ang lalaki. I know. I'm just messing with you. You're too sassy for a doctor. Not to mention, ikaw pa ang may kasalanan kung bakit na-injured ako. Muling biro ng lalaki. Pasensya na. Akala ko naman kasi kidnapper ka tapos parang niloloko mo ang anak ko papunta sa white na van. Depensa ulit ni Elish. Habang nakanguso ng kaunti. And he finds it cute. Sabi na nga lamang ni Wade. Mukha ba akong masamang tao? Do I look like I kidnap kids for their kidneys? Sa gwapo kong to? Pili yung sabi nga ni Wade. Hindi napigilan ni Elish na manuya sa pagiging narcissist ni Wade. Hindi ba totoo naman ang sinabi ko? Banggit pa nga ng lalaki na parabang na-offend sa reaksyon ni Elish. Oo na lang. Tugon ni Elish, tumututol sa labas ngunit sa loob niya, sinasabing totoo naman talaga na may panlaban o itsura si Wade. Eh bakit ka ba kasi nandito? Pag-iiba ng usapan ni Elish habang mahinhin na ipinapahid ang tub ng ice cream sa punyos ni Wade. Can I have my own business here? Plus, you should be thankful dahil sinamahan ko si Ori para hintayin ka. Bigla namang nahiya si Elish nang malaman ang rason kung bakit kasama ang estrangherong si Ori. I'm sorry. It's fine. But since you injured my wrist, kakailanganin kong ng taong magdadrive sa akin pa uwi. Ani nga ni Wade. Wala ka bang driver? Tanong ng babae. I do have a driver. Sagot naman ng lalaki. Eh di tawagan mo siya. Utos ni Elish. I don't believe the offender has to say yes to their victim's wish. Putol ni Wade kay Elish na ngayon ay nagtatapo na nga sa kanya nang naghihinalang tingin dahil sa kanyang tugon. Don't get me wrong. Hindi pangit ang intention ko. Gusto ko lang makasama si Ori since I had so much fun accompanying her habang nandito kami for almost an hour at hinihintay ka. Dagdag nitong pambabara na parang pinaparinig na bakit ba kasi nalate ng pagsundo si Elish sa kanyang anak na si Ori. Bumaling tuloy si Elish sa anak. Sorry anak ha, nalate si mommy kasi may inasikaso siyang patient. Lumuhod si Elish para mapantayan ang tingin niya kay Ori at tinaplos ang kamay nito. Okay lang po mommy, meron naman po si kind Uncle Wade kanina eh. Tugon ng bata, natuwang-tuwa dahil makakasama pa nga niya ang mabait na estranghero. Matapos ang nilang pang-usapan, ay ipinag-drive na nga ni Elish si Wade pa uwi sa kanyang mansyon. Habang nasa biyahe, sinubukan ni Wade na tanungin si Elish ng mga bagay-bagay na konektado sa kanyang anak kahit na alam na nito ang bawat detalye tungkol sa nangyari 6 taon nang nakakalipas. Una, ay sinubukan nitong tanungin ng babae kung bakit hindi ang ama ni Ori ang sumusundo sa kanya sa paaralan. Imbes na sabihin ni Elish ang buong istorya, ay nagsinungaling lamang ito na wala ng tatay ni Ori. Tinanong din niya kung bakit hindi nakakuha ng kahit isang katangiang pang-anyo si Ori mula sa kanya bilang nanay nito, ngunit natahimik lamang si Elish at sinubukang ibahin ang usapan. Nagtakataka nga rin si Wade kung bakit hindi masabi ni Elish ang katotohanan. Ngunit siguro ay kulang lamang sa tiwala sa kanya ang babae. Kulang pa ang tiwala ni Elish kay Wade para sabihin ang pabor na hinihingi ni Aurora bago siya pumanaw. Kaya naman nang makarating si Wade sa gate ng kanyang bahay habang minamasda ng paglayo ng kotse kung nasaan ang anak nila ng kanyang yumaong kasama na ipinagkatiwala nito sa estranghera imbes na sa kanya na ama ng bata, nabuo ang isang planong hindi alam ni Wade na makakapagpabago pala ng buhay nilang tatlo. I will make her trust me enough to fool her para ibalik sa akin ang anak ko. Pangako, ibabalik ko ang anak natin sa poder ko mahal. Babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyong dalawa, buong buhay ko. Nanumpa si Wade sa sarili na gagawin niya ang lahat. Kahit na ang ibig sabihin nun ay masaktan si Elish na nagpalaki kay Ori. Kinabukasan,
Pumunta si Wade sa ospital kung saan nagtatrabaho si Elish para simulan ang operasyon niyang kunin ang loob nito. Sa kabilang dako ay nasa meeting si Elish kasama ng iba pang doktor at superior niya upang pag-usapan ng ilang mahalagang bagay na may kaugnayan sa kanilang mga pasyente nang biglang may pumasok at umistorbo sa kanilang pagtitipon. Napanganga ang ilan sa taglay na kagwapuhan ng lalaki. Ngunit iba ang naging reaksyon ni Elish dahil sa kutob nitong sinusundan siya ni Wade. "Excuse me, Dr. Mendoza. I'm here to pick up my driver." "Nagkakamali ka ata nang pinasok, Mr. Wade. Meeting po ito ng medical staffs. No one here is your dry." Bago pa man matapos ng matandang doktor, ang sasabihin ay pinutol na nga ni Wade ang kanyang salita. "I'm not mistaken, Doc. She's right there," ani ni Wade saka itinuro bago lumapit kay Elish. "Ako?" Nagtatakang tanong ni Elish kay Wade na ngayon ay nasa tabi na nga niya habang nalilitong itinuturo ang sarili. "You injured my wrist. And now, you'll act as if nothing happened?" "Hindi ba't hindi dapat ganun ang ethics ng isang doktor?" ani ni Wade habang may mapang-asar ng ngiting nakatanim sa kanyang labi. "May driver ka, diba? E di siyang tawagin mo. Bakit ako na naman?" Tanong naman ni Elish. Tila nawiwirdohan na ang lahat ng katrabaho ni Elish sa loob ng meeting room dahil sa ginagawang bulungan ng dalawa, na parabang sila'y magkasintahan na nag-aaway dahil ayaw umuwi ang isa at ang isa naman ay pinipilit na pinapauwi ang isa. "Same reason sa kahapon," kalmadong sagot ni Wade. Sagot naman ni Elish, "Hindi pwede. Ayoko. May trabaho pa ako. Sigurado naman akong kaya mo namang pagalingin yung wrist injury mo. That will be fine after 24 hours since mild sprain lang naman ang nangyari sa'yo, di ba?" Pagrarason nga ni Elish, talagang pinipilit ang pagtutol para maging driver muli ni Wade. "Ayaw mo?" muling tanong ni Wade. Tila umiiksi na ang pasensya. Tumango na nga lamang si Elish bilang sagot. Akala niya ipanalo na siya sa kanilang bulungang argumento ngunit, "Ah!" Binuhat ni Wade ang babae at ipinatong ito sa balikat na parang walang ibang tao ang nakakakita sa kanilang dalawa. "We'll get going first, Dr. Mendoza. I'll bring her back later. I expect to have the minutes of the meeting and the details." Mando nito sa nakakatandang doktor. Sure, sagot na nga lamang ng matanda kay Elish na naguguluhan sa nakikita niyang pangyayari. Hindi rin naman siya makatutol dahil si Wade ay isang malaking investor ng ospital at ayaw niyang malaman kung ano ang magiging resulta kapag tumutol nga siya sa desisyon nito. Nang makalabas na nga sila, ay doon na lumakas ang kanilang mga boses. "Ibaba mo ako!" pagpupumiglas ni Elish habang nakabitin pa rin sa balikat ni Wade. "Akala ko ba hindi ka makapag-drive dahil sa wrist injury mo? Ano yun? Mas mabigat yung manibela kaysa sa akin nung binuhat mo ko?" Masungit nga na tanong ni Elish kay Wade. "Huwag kang assuming, Dr. Elish. Kung sana sumama ka na lang sana kanina, my wrist healing condition shouldn't have been compromised." "Ang galing naman ata ng logic mo. Walang katulad." Sarkastikong sagot naman ni Elish sa kainikutan ng mata si Wade. "Sana, wala na ring tumulad." Biglang tanong naman ni Wade at pag-iiba ng usapan, "Where's Ori?" Nagtaka naman tuloy si Elish. Napakunot noo siya. "Teka, pedophile ka ba? Bakit lagi mong hinahanap ang anak ko, ha?" Mataray na sabi ni Elish. Nananaig na naman ang pagiging overprotective na ina niya. Nag-iba ang kutob ni Elish at parabang natatakot na kay Wade dahil sa palagi na lamang nitong hinahanap si Ori simula nang magtagpo sila sa mall. Napailing naman ang paulit-ulit si Ori at tila nandiri sa sinabi o tanong ni Elish. "No! Bakit ka naman nagkaroon ng konklusyon na yan agad-agad? Naalala ko lang ang nawawala kong anak kay Ori. That's why. Gusto ko siyang makita." Pagsisinungaling ni Wade. "So gusto mo nga makidnap ang anak ko. Ngayon, hanap-hanap lang. Pero sa susunod, isasakay mo na siya sa sasakyan mo?
at kukunin mo na siya sa akin? It's not like that. Depensa ni Wade. Hindi naman buong kasinungalingan ang kanyang sinabi dahil oo. Kukunin nga niya ang anak niya, pero hindi niya ito kikidnapin. It's not like that, mumukha mo. Ibaba mo nga ako! Pagpupumiglas ulit na Mando ni Elish, habang nakatakip ang kanyang kamay sa mukha para hindi siya mamukaan ng mga katrabaho niyang madaraanan nila dahil baka mamaya mamarites pa siya dahil nakita nga niya kanina na pinagtitinginan nga silang dalawa para silang may LQ na magkasintahan. Again, where is Ori? Muling tanong ni Wade. Umirap na naman ang babae. Wow ha? Makapagtanong ka parang ikaw yung magulang ng bata. Nasaan si Ori? Mas maautoridad na tanong nga ni Wade. Nasa nursery? Utal na sagot nga ni Elish dahil medyo natakot din siya sa pag-iba ng tono ni Wade. Dahil kabisado naman ni Wade ang lugar, alam na nga niya ang pupuntahan at bumuntot naman sa kanya si Elish. Kind uncle! Nang makarating sila sa nursery ng ospital, nakita ni Ori si Wade at agad itong tinawag. Tumayo siya at iniwan ang mga laro ang nilalaro niya at tumakbo papunta kay Wade sa kahit niyakap. Bakit si kind uncle ang una mong hinag? Mas love mo ba siya kaysa kay mommy? Kunwari ay nagtatampong umusa si Elish kay Ori dahil hindi ang una niyang niyakap ang ina. Siyempre mas love ko po si mommy. I didn't see you po eh kasi ang tangkad po at saka dashing po ni kind uncle. Kaya siya po yung una ko pong nakita. Ang small mo po kasi mommy eh. Kaya hindi kita nakita kaagad. Pangangatwira ng bata. Mas humaba ang pagkangusa ni Elish nang marinig nito ang sagot ng anak habang si Wade naman ay tila natuwa pa. Since you said na matangkad and dashing ako, I will take you to the amusement park today, okay ba yun? Surpresa ni Wade sa bata na siya namang naging dahilan kung bakit lumaki ang ngiti nito. Talaga po? Yay! Napatalon-talon pa ang bata dahil sa tuwa. Let's go na po, kind uncle and mommy. Excited na po ako na mag-ride po sa carousel. Dagdag pa nga na hagikik ni Ori at hinila ang mga kamay nila Wade at Elish sa magkabila niyang kamay para bilisan nilang kumilos na para bang ama at ina niya ang mga ito. Sa unang kalahati ng araw ay sumakay sila sa iba't ibang rides lalo na ang carousel na pinakapaborito ni Ori. Isinakay ni Elish ang anak sa plastic na kabayo at hinawakan ng mabuti ang anak upang hindi mahulog. Nang magsimula na ang makina ng carousel ay nagsimula na nga rin ang halakhaka ng magina. Hindi mapigilang manlambot ng puso ni Wade habang pinapanood ang mga masasayang mukha at halakhaka ni Ori at Elish. Kung nabubuhay lang sana si Aurora at kung sana hindi napabayaan ni Wade na masira ang relasyon nila ay sana si Aurora ang kasama ni Ori. Na sana, Ocean ang pangalan ni Ori ngayon. Ngunit naging masaya naman ang araw na yon para kay Ori dahil samot-saring mga rides ang na-enjoy nila. Kumuha sila ng mga litrato, namingwit ng mga papremyo mula sa arcade games, kumain ng sorbetes at cotton candy at marami pang iba. Habang nasa sasakyan pa uwi, ay hindi mapigilang magtanong ni Elish kay Wade sa tunay niyang intensyon. Nalilito kasi siya kung bakit sa iilang pagkikita pa lamang ay parang masyado nang na-attach si Wade kay Ori. Bakit? Banggit ni Elish na bumasag sa katahimikan na bumabalot sa kanilang tatlo. Ha? Napakunot ang noo ni Wade nang marinig ang bigla ang tanong ni Elish. Bakit mo ginagawa to? Ilang beses pa lang kayong nagkakilala ng anak ko ah. Pero ano, masyado na akong nagbibigay ng effort para makita lang si Ori. Pagpapatuloy nga ng lalaki. Oo, alam kong hindi lang dahil nakita mo ang nawawala mong anak kay Ori. Kaya sobra na lang kung pagtuunan mo ng oras at pansin ng anak ko. Tugon nga ni Elish. Hindi nawawala ang pagtataka sa isip at bigat na nararamdaman sa puso na dulot na hindi malaman kung anong dahilan. Ang kanya lamang sigurado ay konektado ang nararamdaman niyang kaba sa paglitaw ni Wade sa buhay nilang magina. We're here. Sinubukan muli ni Wade na ibayin ang usapan at gawing rason ang pagdating nila sa tahanan nila Elish
para hindi nila masalungkati ng malapit-lapit na ideya ni Elish sa tunay na pakay ni Wade. Huwag mong ibahin ang usapan. May ibang intention ka ba sa anak ko? May sikreto ka bang inililihim? Kinukuha mo lang ang loob ng anak ko para makuha siya sa akin. Paano kung ikaw yung rason? Pagpuputol ni Wade sa sunod-sunod na katanungan ni Elish. Lumalapit na nga siya sa motibo niya at kailangan ng iwaksi ang paghihinala niya para maging matagumpay nga ang plano ni Wade. Naakitin na nga lamang ang babae para makuha ang kanyang anak. Paano kung sa'yo ko gustong mapalapit at ginagawa ko lang na rason si Ori para makita kita lagi? Kita ang paglaki ng mga mata ni Elish. Sa gulat ng marinig ang sumbat ni Wade. Sa tingin mo maniniwala ko? Sinubukan ni Elish na panatilihing maging kalmado. Ngunit tuto lang kanyang mga labing uutalutal. Did I ask if you believe me? Gamit ang baritonong boses niya, ay tinanong nito si Elish habang unti-unting inilalapit ang sarili sa babae. Umaatras nang umaatras si Elish hanggang sa napapikit na nga lamang siya dahil wala nang espasyo pang natitira para lumayo kay Wade nang ilang pulgada na lamang ang layo ng kanilang mga mukha sa isa't isa. I'll make you mine, Elish. You'll see. Bulong nito sa tenga ni Elish na sinundan niya ng mapanglaro at tila may bahid ng mapanghinalang tawa. Tumayo ang mga balahibo ni Elish na tila ba'y parang nadadala na nga siya sa pang-aakit na ginagawa ni Wade. Dahil ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong kaba at pagtalo ng kanyang puso. Napaigtad naman ang dalawa nang nagising na si Ori na kanina lamang ay mahimbing na natutulog sa likurang upuan ng sasakyan. Mommy! Halinghing ng bata na tila ba'y nagising mula sa panaginip. Dali-dali namang lumabas nang sasakyan si Alicia pumasok muli sa backseat upang patahanin si Ori. Shh, andito na si Mommy, tahan na. Niyakap ni Alicia ang bata at marahang hinagod ang likod nito para patahanin. Mommy, I had a dream again po. My classmates are telling me my daddy doesn't love me kasi hindi raw po siya pumupunta sa school tuwing family day. Patuloy nga na pag-iyak ni Ori. Tila parang nabibiyak sa milyong piraso ang puso ni Wade nang marinig ang kailangang mapagdaanan ng kanyang anak dahil lamang wala siya sa tabi nito habang lumalaki. I can be your daddy. Seryosong alok ni Wade na nakatingin sa rearview mirror kung saan kitang-kita niya ang pag-iyak ng bata sa loob ng pagkakayakap ni Elish. Sa ikalawang beses nagulat muli si Elish sa mga salitang binigkas ni Wade. Talaga po? Tila na-excite nga na sabi ni Ori kahit kagagaling nga lang niya sa paghikbi. Medyo tumahan na nga siya matapos marinig ang sinabi ng kanyang kind uncle. Yes. Tumangu-tangu si Wade at ngumiti. Yay! Mommy, may daddy na po ko. Daddy ko na po si kind uncle. Nanuyo na ang luha ng bata dahil napalitan na ito ng tuwa at halos magtatatalon na sa loob ng sasakyan. Sa kabila ng kasiyahang dama, ay hindi pa rin mapakali ang puso at isip ni Elish. Puno pa rin siya ng pag-aalinlangan at duda kay Wade at sa mga tinatago nitong motibo. Ori, wait mo si Mommy Ron, okay? Mag-uusap lang kami sandali ng kind uncle mo. Utos ni Elish kay Ori nang makababa sila ng sasakyan na siya namang masayang sinunod ng bata at nagtatalon pa nga sa tuwang naglalakad. Takbo, nahihibang ka na ba? Nang masiguradong hindi na naririnig ni Ori ang kanilang pag-uusap, ay kinumpronta na nga ni Elish si Wade. I'm not joking around, Elish. Seryoso ko sa mga sinasabi ko. Seryosong tugon ng lalaki. Seryoso rin akong hindi kita pinagkakatiwalaan. Sumbat ni Elish, hindi rin nagpatalo sa pakikipagtitigan kay Wade. Even so, nagbigay na ako ng pangako kay Ori. We can't just hurt the child's feelings just because of your baseless accusations and distrust. Argumento nga ni Wade. Napatahimik na nga lamang si Elish dahil tama ang sinabi ni Wade. Masaya rin si Ori sa ipinangako ng lalaki at mukha namang wala itong masamang gagawin sa bata.
Mayaman naman si Wade kaya hindi na dito kailangan pang umabot ng ganoon kalayo para kunin ang mga parte ng katawan ni Ori at ibenta. Baka rin magalit si Ori kay Alish kung bigla na lamang itong sasabihin hindi siya pumapayag. Siguro nga ay mas mabuting hayaan ko munang ganito ang sitwasyon. Pakikipag-usap nga ni Alish sa kanyang sarili. Bumuntong hininga na nga lamang ito at tumango. Fine, pero huwag kang mag-expect na mabubura na lahat ng suspicion ko. I'm warning you, the moment nasaktan mo ang anak ko o may magawin kang hindi maganda, hindi kita palalampasin kahit kaya mo pang sirain at bilhin ang buhay ko. Aniya saka umalis. Mula sa mga binitawang salita ni Elish, ay napagtanto ni Wade na mahihirapan siyang makuha ang kustudiya ng kanyang anak sa babaeng pinagkatiwalaan ni Aurora na magpalaki at mag-aruga sa kanilang anak. Hindi rin maiwasan ni Wade ang mabilib sa handang gawin ni Elish para sa isang batang hindi naman niya kadugo na siya ring anak ng babaeng dahilan kung bakit pumanaw rin sa aksidente ang mga magulang niya. Ilang buwan na nga rin ang lumipas at patuloy pa rin sa misyon sina Wade. Si Wade na ang pakay ay makuhang muli ang anak nila ng kanyang yumaong dating asawa at ang misyon din Elish na patuloy pa rin sa pagpoprotekta kay Ori mula sa hindi niya matukoy na motibo ni Wade. Mommy, Daddy, look po, my teacher said earlier na those are called lovebirds. Ang sweet po nila. Sana kayo rin po. Hagik-gik ni Ori. May field trip sa isang kilalang zoo ang kanilang paaralan kasama ng mga magulang ng bata. Ganun na lamang ang saya ni Ori nang hindi na nga siya asa rin ng mga bata tulad ng nangyari sa kanyang panaginip. Umakyat ang dugo ni Elise sa kanyang mga pisngi na siyang dahilan ng pamumula ng mga ito dahil sa sinabi ng bata. Habang si Wade naman ay napangiti sa naging reaksyon niya. Hindi ba kami ganyan ang mommy mo? Hindi po, niwi ng bata. Yung mga daddy po kasi ng classmate ko, kinikis po sa cheeks yung mommy nila. Pero ikaw po, Daddy, hindi ka naman po nang kikis kay mommy sa cheeks niya eh. Never ko po pong nakita. Anak! Napalangit-ngit si Elish nang biglang halikan ni Wade ang kanyang pisngi na lalo namang nagpapula sa kanyang mukha. Sinundan din naman niya ito ng masamang tingin nang mapakalma ang sarili sa mga paru-parong hindi niya mawari kung bakit kumikiliti sa kanyang tiyan. What? I'm just granting the child's request. Masama ba yun? Bulong ni Wade kay Elish. Hindi pa rin nagsasawang paulit-ulit na pinapupula ang pisngi ni Elish. Ang cute niyo po, Mommy and Daddy! Hagik-gik naman ng hagik-gik ang bata. Sa tuwa, dahil tinupad ng kanyang daddy ang nais. Mabilis na umalis si Elish mula ron dahil baka mapahiya nga lamang siya. At kung ano pa ang isipin ni Wade dahil sa pagbablush niya. Para lang kay Ori. Tama, para lang to kay Ori. Pagpapakalma nga ni Elish sa sarili. Kusa namang tumaas ang gilid ng labi ni Wade dahil pakiramdam niya ay nalalapit na ang kanyang tagumpay kaya oras na para umusad sa kanyang plano. Wade! Kinukuto pang tawag ni Elish kay Wade. Hindi rito ang daan pa uwi. San mo kami dadalhin, ha? San kaya niya kami pinupunta? Wala naman siyang sinabing plano sa akin na. Ngayon na ba niya sisimula ng matagal na nga niyang pinaplanong masama sa amin ni Ori? Hindi mapakali ang loob ni Elish at maraming tanong na rin ang lumutang sa kanyang isip. Why do you insist on thinking na may masama akong gagawin sa inyo? Lalo na kay Ori. You don't have to be so nervous. I just want to have dinner at my place. With the both of you. Paglilinaw nga ni Wade. Eh di sana sinabi mo agad? Sabi ni Elish. Nawala naman ang bigat sa loob ni Elish dahil sa eksplanasyong ibinigay ni Wade. At siya nga'y hindi na umimik pa at naghintay hanggang nakarating na nga sila sa mansyon ni Wade. Napanganga ang dalawa sa lalaki ng tahanan ni Wade para itong palasyo sa laki. At kasya na siguro ang limang henerasyon para manirahan. Are the dishes ready? Tanong ni Wade sa katulong nang sila'y makapasok sa kanyang bahay. Opo, sir. Patangong sumagot naman ang kasambahay. Gutom ka na ba, baby? Malambing na tanong ni Wade. Opo. Then let's go eat na, okay?
I had them prepared delicious foods for you. Masarap nga po, Daddy! Compliment ng bata sa pagkain habang tinatapik ang tiyan dahil sa siya'y naparami ng kain. I'm glad you like it. Daddy, Daddy, can we please stay here po ni Mommy? Tanong ni Ori. Masyado atang nasiyahan sa pagkain at gusto na nga doon tumira. Ori, we can't stay here. May important matters pa na dapat gawin ng daddy mo. We'll just visit here again next time, okay? Pagpapaliwanag ni Elish sa anak. Okay po. Malungkot na tugon ng bata. Who says you can't? Tanong naman ng lalaki. Salamat, Wade. Na-enjoy namin yung food. Thank you dahil napakabait mo sa anak ko. Ani ni Elish, dagdag pa nito. Pero may kasunduan tayo. And I hope, may boundaries tayo. Fine, magpahinga lang muna kayo saglit din. Ihahatid ko na kayo. Sagot naman ni Wade. Matapos maglaro pa nga si Wade at Ori habang pinapanood sila ni Elish, ay oras na rin para umuwi. Oh no, Daddy! Ang lakas po ng rain tsaka kidlat. Natatakot po ako. I'm scared. Nang makalabas sila, ay napayakap ang bata kay Wade dahil sa takot. Masyadong kubong ang loob ng bahay na hindi na nila napansing napakalakas na pala ng ulan. How about magstay na lang kayo kahit ngayong gabi lang? Takot na takot tong bata at parang matatagalan pa ata bago tumila ang ulan. Nag-aalinlangan man wala namang choice si Elise. Sige. Pumayag na nga lamang dahil umiiyak na nga si Ori sa takot at kumikirot ang puso niyang nakikita ang hindi matigil na pagluha ng anak. Your mommy already agreed, so tumigil ka na sa pag-iyak. Shh, everything will be fine. Pagpapatahan ni Wade habang marahang hinahagod ang likod ng bata. Huwag ka nang umiyak, baby. Ipapakita ko yung room mo para happy ka na. Okay? Tumangwa ang bata at tumigil na nga rin sa pag-iyak. Ibinabaon pa nito ang kanyang ulo sa bisig ni Wade. Habang minamasta ng dalawa, ay may kakaibang emosyong namumuo sa puso ni Elish. Sa paraan ng pagyakap ni Wade kay Ori, ay unti-unting namumuo sa kanyang puso ang magtiwala sa lalaki pagdating sa kasiyahan ng kanyang anak. Shh! Tinapik-tapik ni Wade si Ori ng marahan para hindi ito magising habang inihihiga niya ang bata sa kama. Mabilis siyang nakatulog na parang hinihele habang siya nasa bisig ni Wade. Inilibot naman ni Elish ang kanyang mga mata sa loob ng kwarto. Puno ito ng mga stuffed toys at ng mga dekorasyong naaangkop sa isang maliit na batang babae na katulad ni Ori. Kung gising lamang siguro si Ori ngayon, ay matutuwa siya sa ganda ng kwarto. Masasabi ni Elish na parang ito'y tailor-made para sa kanyang anak dahil lahat ng gusto niya ay nasa kwarto na. Do you still doubt me? Ani ni Wade at sinamahang ilibot ang paningin sa silid na parang ito ang unang pagkakataon niyang makita ang loob nito kahit na siya mismo ang nagdisenyo. Naniniwala ka pa rin ba sa guni-guni mong may pakaya kung hindi maganda kay Ori? Tanong nga ni Wade. Sorry, ani ni Elish. Narealize niya nang naalala-ngalang talaga ni Wade ang nawawalang anak. Gaya ng kanyang sinabi noong una pa lamang, nakikita lang niya ito kay Ori. Litong tanong ni Wade. Sorry, para saan? Sagot naman ng babae. Kasi masyado kitang pinaghihinalaan, kahit na sincere ka naman talaga sa intention mo. Pagpapaliwanag ni Elish. That's fine. Magtataka pa ako kung hindi ganun ang naging reaksyon mo. Matapos magsalita ni Wade ay binalot sila ng katahimikang hindi naman nakakasakal. Sa katotohanan ay napakapayapa ng kanilang mga nararamdaman. Sa loob ng katahimikang yon ay iniisa-isa ni Elish ang lahat ng mga ginawa ni Wade para sa kanilang dalawa ni Ori sa loob ng ilang buwan. Nilang magkakalala. Wala siyang kaide-ideya sa mga planong kumukulo sa isip ni Wade. Mga planong unti-unti niyang isinasagawa na pala. Let's be together. Pagbibiyak ni Wade sa katahimikan. Ha? Napalaki ang mga mata ni Elish sa gulat dahil sa topic na biglang inilabas ni Wade. Look, I think you're a good woman at gusto ko kayong maging permanenteng parte ng buhay ko ni Ori. I don't want this mommy and daddy thing to be temporary. Elish, wika ng lalaki.
Nakita naman niya na tila seryoso nga si Wade. Pero sabi nito, "Wade!" Habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng lalaki na umaasang papayag siya. "Mahal na mahal ko ang anak ko. But I wouldn't go as far as compromising my feelings for that. Kita ko kung gaano kasaya si Ori dahil sa akto natin at handa akong magpanggap kahit na gaano katagal para kay Ori. Pero hanggang doon lang kung hindi ka sincere sa akin." Sabi nga nito. Kung aaminin ni Elish sa kanyang sarili ay aminado siyang may nabubuo na nga siyang giliw sa kanyang puso para kay Wade. Nabuo yon dahil sa mga pinapakita nitong kabutihan sa kanilang mag-ina. Ngunit kung siya lamang ang sinsero sa kanilang dalawa para makabuo ng relasyon, mas pipiliin na lang niyang magpanggap ng habang buhay. "Sinong nagsabi na si Ori lang ang dahilan kung bakit gusto kong mag-settle down with you? Na gusto ko lang makipag-date sa'yo dahil kay Ori. I'll date you dahil gusto pa kitang makilala at makasama." Sabi nga ni Wade kay Elish. Pati nga rin si Wade nalilito kung pagpapanggap pa rin ba ang kanyang sinasabi at totoo na. Humipo sa puso ni Elish kung gaano katsinsero ang mga salita ni Wade. Ngunit hindi pa rin ito maalis ang pakaramdam na tila nagpapabigat sa gaang nararamdaman niya sa pagsabi ni Wade ng kanyang nararamdaman para sa kanya. "Seryoso kay Elish, can you at least give me a chance?" Tanong muli ni Wade nang mapansin ang katahimikan at ang pagkunot ng noo ni Elish. "Please?" Kahit gaano man kaliit, ang pag-aalinlangan ay pinipigilan pa rin ito si Elish na ibigay ang buong tiwala. Pero lason ata ang pag-ibig dahil pilit na isinisigaw ng kanyang puso't isip na bigyan ng chance si Wade. Sige. Pautal-utal na nga lamang nasagot ni Elish na tilang parang siya lamang ang nakarinig dahil sa hina. Ngunit dahil ngayon ang hinihintay na sagot ni Wade para makapasok sa kanyang lambat si Elish ay mas malinaw pa sa malinaw ang pagkakarinig ng lalaki sa kanyang tugon. "Really?" Nagtaas pa nga ng boses ang lalaki dahil sa excitement. "Shh, magigising ang bata." Ipinatong ni Elish ang hintuturo sa kanyang labi para senyasan. Ang lalaki para manahimik dahil tulog si Ori at pareho silang nasa loob pa rin ng kwarto kung saan ito natutulog. Ginaya naman ni Wade ang ikinilos ni Elish bago ito niyakap dahil sa tuwa. "Thank you for giving me a chance, Elish. I promise to cherish it." At doon na nga umusbong ang pagmamahalan nilang dalawa. Umabot pa ng ilang taon ang kanilang relasyon, masaya naman sila na namuhay. Lumipat ng tahanan si Ori at Elish sa mansyon kung saan naninirahan nang mag-isa si Wade at dahil doon, mas lalo pang ang dumami ang mga alaalang na buo. "Mommy, Daddy, thank you po for the surprise. I think this is the happiest birthday ever I had." 9 taong gulang na nga, si Ori at naghanda na nga sina Wade at Elish ng birthday party para sa kanya. "Buti naman nagustuhan mo anak," ani ni Elish. "Siyempre po, I like everything you prepare for me po kasi I know you know me the best." Tugon ng bata at itinaas ang dalawang hinalaki. "Hay naku, alam mo na talagang mag-sweet talk at biro ha," sabi nga ni Elish. "Siyempre mana sa akin," proud namang sabi ni Wade. "Oo na, masyal sige at matulog ka na, Ori. Alam kong napagod ka." Tumango naman ang bata sa utos ng kanyang mommy at pumunta na nga sa kanyang kwarto. "Matulog ka na rin, love," ani ni Wade nang makaalis na si Ori. "Ikaw, hindi ka pa matutulog?" Umiling-iling lang si Wade. "I have something to do. Sa study, mauna ka na. I'll follow for a bit." Kinabukasan, naganahang maglinis si Elish sa opisina ni Wade sa kanilang tahanan. Nagpresenta nga siya na maglilinis dito dahil gusto niyang ayusin ang lugar kung saan nagtatrabaho ang nobyo. Ilang taon na rin kasi silang nakatira roon ngunit hindi pa niya nakikita ng maayos ang opisina dahil forbidden area raw yun. Ayon sa instruction ni Wade, tanging siya lang at ang mga naglilinis ang pumapasok doon. Habang pinupunasan ni Elish ang drawer sa mesa, napansin niyang may dokumentong umaawang mula rito. Na-stock ito kaya binuksan niya muna ang drawer para kunin ito bago isarang muli. Ngunit napatigil siya nang mabasa ang sulat sa envelope.
Ngalan ito ng ospital kung saan nagpapatest ng DNA ang mga tao. Alam niya yon dahil pumunta na rin siya dati dahil nga siya isang doktor. Ang ipinagtataka lamang niya ay kung bakit may dokumento si Wade. Para ron eh wala naman itong naikwento na may kaugnayan sa DNA. Alam ni Elish na mali ang buksan ng dokumento ngunit nilamon siya nang curiosidad at nagkusa nga ang kamay niya na buksan ito. At nang makita niya ang nilalaman, tila nadurog naman ang kanyang puso dahil sa nabasa. Si Ori at si Wade, mag-ama. Nakaramdam si Elish ng bigat sa kanyang puso dahil itinago ni Wade ang katotohanan yun. Tila parang nangati pa sa kasagutan ang mga kamay ni Elish na siyang nagdulot sa mga ito upang maghanap pa ng mga dokumentong may kinalaman sa impormasyong kanyang nakalap. At doon na niya napagtagpi-tagpi ang hulang plinano ni Wade. Ang lahat, ang pagkikita nila, ang mga kabutihan niya sa kanya at ang mga salita niyang nagsasabing mahal niya sa Elish. Nagsimulang tumulo ang isa, dalawang tangis at sumunod na nga ang tuloy-tuloy na pagtulo ng kanyang luha. Minahal ba niya talaga ako? O ginawa lang niya ang lahat ng yun para kunin sa akin si Ori at plinano lang lahat na akitin ako. Paibigin ako para makasama niya ang totoo niyang anak. Paulit-ulit nga na tanong ng babae sa kanyang sarili. Pero sa kabila ng nararamdaman niyang kirot sa puso para sa sarili, ay mas nangibabaw ang takot niyang maghihiwalay sala ni Ori. Isipin pa lamang niya hindi na nga niya kakayaning mawala sa kanyang batang ipinagkatiwala sa kanya ni Aurora. Ang batang naging totoong parte na nga ng buhay niya. Ang batang dumating sa kanya at nagpasaya sa kanya nang mawala ang kanyang mga magulang. Si Ori ang naging dahilan kung bakit gumaling siya mula sa pighating dulot ng pagpanaw ng amati na niya. Si Ori ang tanging naiwang minamahal niya sa buhay at pakiramdam niya ay para siyang mababaliw kung hindi na sila magkapiling. Oo, hindi niya ito iniluwal mula sa kanyang sariling sinapupunan. Ngunit hindi nun maikakaila ang katotohanang minahal niya ang bata na higit pa sa kanyang sarili. Kumagat na ang dilim at nakauwi na nga rin si Wade mula sa trabaho. Tumiretso siya sa opisina sa kanilang tahanan dahil marami pa nga siya nga asikasuhin. Ngunit bago niya simulan ang trabaho ay muli niyang tinignan ang mga dokumentong konektado kay Ori. Naguguluhan nga si Wade kung ano na ba talagang takbo ng plano niya. Ilang taon na nga rin ang lumipas na magkakasama sila at kasama niya si Elish at mas nakilala na nga rin niya ito. Pero nagdadalawang isip pa rin siya dahil pakiramdam niya kalapastangan sa yumaon niyang asawa na si Aurora. Pag natuloy ang kanila ni Elish, naguguluhan siya. Nang binubuklat na nga niya ang mga pahina ng dokumento, may napansin siyang kakaiba. Sa halos araw-araw niyang tinitignan ito ay ngayon lamang may ganoong bakas ang naiwan. Alam na alam ng kanyang mga kasambahay na bawal nilang buksan ng kahit na anong dokumento sa kanyang opisina. Hindi naman sinubukang suwayin ng kanyang mga katulong ang kanyang utos dahil takot sila sa maaaring gawin ni Wade. Kayang-kaya niya kasi silang sisantihin at dahil sa hirap ng buhay, hindi nila kailanman susuwayin ang kanilang boss dahil mawawalan sila ng pasweldong napakataas. Sa kabilang banda naman, sa parehong oras, hindi pa rin maalis sa isipan ni Elish ang lahat ng nalaman niya. Naguguluhan siya kung ano ang kanyang gagawin. Gustong-gusto niyang ilaban ang kanyang karapatan para kay Ori, ngunit si Wade ang tunay nitong magulang at pitik lamang ng pera ni Wade ay maipapanalo na nga niya ang laban. Habang malalim ang iniisip ng babae, ay may kumatok sa pinto ng kwarto. "Ma'am Elish, tinatawag po kayo ni Sir Wade sa kanyang opisina," sabi nito. Hinihintay ang sagot ni Elish mula sa pintuan. Nagtataka naman si Elish kung bakit sa kinatagal-tagal na niyang naninirahan sa mansyon, ngayon lamang siya papapasukin ni Wade. Posible kayang nalaman na ni Wade na alam na niya ang katotohanan? Sa kabila ng maraming katanungan at paghihinala, ay magalang na sinagot pa rin niya ang naghihintay na katulong sa labas. "Sige, pupunta na po ako mamaya, Manang Sabel." Nang makapasok si Elish at hindi pa man din nakalapit ng tuluyan sa harap ng mesa nito, ay may lumabas ng mga salita sa labi ni Wade na ikinadurog ng kanyang puso.
Let's break up. Seryosong sabi nito. Nang marinig niya yon ay doon na nga niya nakumpirma ang lahat ng kanyang hinala. Hindi talaga siya minahal ni Wade. Habang nakatayo lamang siya na parang estatwa, ay nag-aaway ang kanyang isip kung sasabihin ba niya kay Wade na alam na niya ang totoo o hindi. Tumatangis ang kanyang mga luha at tila parang dumudugo ang kanyang puso na hindi alam ang gagawin. Minahal mo ba talaga ako, Wade? Kahit alam na niya ang sagot ay nais pa rin niyang marinig ito sa mismong labi ng lalaking nasa kanyang harapan na walang pusong sinira na winasak ang kanyang puso. You know the answer to that, don't you? Ani ni Wade sa kaipinatong sa mesa ang pahinang natuluan ni Elish ng luha. Bakit mo ko kailangan paglaruan? Ano bang ginawa kong masama sa'yo, Wade, ha? Sabi nga ni Elish. Dahil binubura mo sa buhay ng anak ko ang tunay niyang mga magulang. Tugon nito, napailing ang babae. Hindi ko kailanman ipinagkait sa anak kong hindi ako ang tunay niyang ina. Wade, hindi mo pwedeng kunin sa akin si Ori. Parang awa mo na. Ipinagkatiwala sa akin ni Aurora ang anak niyong pinabayaan mo lang para sa kayamanan mo. Wala kang karapatang kunin sa akin si Ori dahil ikaw ang dahilan kung bakit naghirap ng mag-isa si Aurora at naiwang mag-isa si Ori. Para nangang sisisa si Elish dahil sa kanyang aksyon. Mistulang nababaliw na nga siya sa kaiisip sa buhay na hindi kapiling si Ori. Galit na pinunit nga niya ang mga dokumentong inilapag ni Wade sa mesa. Lalaban ako, Wade. Lalaban ako. Matigas ding sabi gamit ang boses ng isang ina. Inang gagawin ng lahat para sa anak. Dumating na nga ang araw ng paglilitis kung sino ang makakakuha ng kustodiya ni Ori. Naninirahan pa rin si Elish sa mansyon ni Wade kaya walang kaide-ideya ang bata sa agawan ng kanyang tunay na ama at ng inang umampon at umaruga sa kanya. Ngunit nagmahal sa kanya na parang tunay na anak. Ayaw din naman kasing mabigla nila Wade at Elish si Ori. Dahil nasanay na nga ito na masaya kasama sila. Habang nililitis ay sinabi ni Elish ang kwento nung namatay si Aurora at wala man lang si Wade sa kanyang tabi. Nawala siya sa unang anim na taon ng buhay ng bata dahil puro trabaho lamang ang inatupag nito. Ngunit ipinaliwanag naman ni Wade ang kanyang side na walang kaalam-alam na may dinadala palang anak ang kanyang yumaong asawa noong siya'y iniwan nito at nung nalaman nga niyang may anak sila, ay agad naman itong ginawa ang lahat upang hanapin ang kanyang anak. Talagang wala kang alam. Dahil sa panahong naghihirap ang asawa mo, imbes na ikaw ang nasa tabi niya, ikaw pa ang sanhi. Paano na kung kasama mo ni si Ori? Gagawin mo rin ba sa kanya ang neglect na ginawa mo sa tati mong asawa? Maaaring maayos ang trato mo ngayon sa kanya dahil sa inilalaban mo ang kustodiya. Pero who knows how she will experience the same hell na naramdaman ni Aurora. Medyo tumaas na ang boses ni Elish na siya namang pinatahan ng kanyang abogado. Kailangan niyang maging kalmado para mas paboren siya ng mga tagahatol. Dahil sa mga paghahalungkat ni Elish kay Aurora ay tila parang may mga nabuhay na alaala at pagsisisi sa puso ni Wade. Nais din niyang magtaas ang boses pero kailangan niyang maging kalmado para kay Ori. Maya-maya pa, may pinaplay nga si Wade na video. Ang video ng araw kung saan nag-away sila at parang nababaliw nga si Elish na parang si Sisa. Ginamit nito ang video na sandata para siraan nito sa hukom para siraan si Elish. Hindi totoo yan, balisang sabi ni Elish. Ikaw ang dahilan kung bakit nangyari yan, Wade. Alam mo ang ginawa mo at kung bakit ako nagkaganyan noong araw na yon. Ikaw ang may pakana. Plinano mong lahat. Naiiyak na nga si Elish na napatayo habang siyang hirap na pinipigilan ng kanyang abogado sa pagiging sobrang emosyonal. Hindi talaga niya makontrol ang galit at puot para kay Wade. Unti-unti nang humihina ang bulong ng boses na nagsasabi sa kanyang ulo na kumalma siya para siya ang kampihan. See, Your Honor, how can we entrust my child with someone who easily falters like that? Hindi yan totoo. Ngayon ay napagtantanangan ni Elish na sinasadya siyang inisinuwid at galitin para makita na hindi nga siya ang dapat na panigan.
dahil maaaring hindi maging maganda ang sitwasyon ng kanyang anak kapag ito ang kasama. Ginagamit ng walang yang lalaki ang emosyon niya. Sa araw na yon, nahatulan na. Nakuha nga ni Wade Monte ang full custody ni Ori. Sa pagtunog ng malyete ay tila bumagsak ang lahat. Kay Elish, wala na nga sa kanya si Ori at given ng ugali ni Wade, ay malamang baka hindi nga siya payagang makita ang kanyang anak. Habang si Wade naman, natuwa naman siya. Pero ang totoo, not totally, dahil parang may kirot din siyang naramdaman sa kanyang puso. Kinagabihan ng araw na mismong yun, kumain naman ang tatlo ng hapunan ng magkakaharap. Wala pa rin kasing kaide-ideya o kaalam-alam si Ori sa nangyayari at masaya lamang na kumakain habang inaakalang magiging ganoon na kasaya ang buhay niya forever o magpakailanman. Noong natutulog na nga si Ori ay pumasok si Elish sa kanyang kwarto sa huling pagkakataon habang karga ang kanyang mga bagahe. Muli na namang tumaas ang mga luha ni Elish habang tinitignan ang payapang mukha ng anak niya. Alam mo ba, ang ibig sabihin ng Ori ay may light? Ikaw, Ori, ang naging ilaw ko nung namatay si nanay at tatay. Ikaw ang naging ilaw ko sa buhay kong naging madilim. Humihikbing bulong niya kay Ori habang marahan na hinahaplos ang pisngi nito. Napakahimbing ng kanyang tulog na hindi na nga niya alam ang pamamaalam ng ina. Paalam, Ori. Salamat dahil pinasaya mo ko at minahal na parang tunay na ina. Huling sambit ni Elish bago isinara ang pintuan. Kinaumagaan ay nagising si Ori sa isang bangungot na panaginipan niyang wala na raw ang kanyang mommy. Ngunit alam niyang hindi yun mangyayari dahil mahal na mahal nga siya nito at alam niyang kailanman ay hindi magagawa ni Elish sa kanya yun. Daddy? Where po si mommy? Nagtataka nitong tanong nang hindi makita sa kusina si Elish. Nasanay kasi siyang araw-araw siyang nandoon kapag nagigising si Ori dahil nagluluto na. Ori, malungkot nga na sabi ni Wade, ang mommy mo. Bakit po si mommy? Nahawa na si Ori sa kalungkutang dala ni Wade. She left. I checked all her belongings pero wala na lahat, baby. She left without saying a word. Iniwan na niya tayo, sabi pa nga ni Wade. Kahit ang totoo, labag sa kalooban niya yun. No, hindi po yan totoo, Daddy. I know mommy won't leave me po. She loves me so much. Hagulgol nga ni Ori bago tumakbo ng mabilis, papunta sa kanyang kwarto. Papunta rin sa kwarto ng kanyang mommy. Mommy? Mommy! Nagsisisigaw siya sa loob ng mansyon habang umiiyak gaya noong nawala siya sa mall. Binuksan niya lahat ng cabinet. Walang damit. Binuksan niya lahat. Pero wala pa rin. Nilibot niya ang buong mansyon ni Anino ng kanyang mommy ay wala siyang nakita. Hindi makapaniwala ang bata na basta na lang siyang iniwan ni Elish. Umupo siya sa gilid at doon na nga itinuloy ang pag-iyak. Hindi na ba ako mahal ni mommy? Dinapitan naman siya ni Wade at hinagod ang likod nito. Pang-Oscar na ata ang acting ni Wade. Ilang araw na nga ang lumipas, nangungulila na nga si Ori at Elish sa isa't isa. Masakit man para kay Ori na iniwan na lamang siya ni Elish nang walang paalam, hindi pa rin ito mapapantayan ang pagmamahal niya sa kanyang mommy. Habang si Elish ay hindi pa rin pumapasok sa trabaho mula nung iniwan nga niyang anak. Muling nagdilim ang kanyang mundo dahil wala nang nagsilbing ilaw nito. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo si Ori. Yan lamang ang tanging lumalabas sa kanyang labi habang umiiyak magdamag. Ang kanyang mommy rin lang ang iniisip ni Ori kahit saan. Kahit ano pa, ang gawin ni Wade. Laging bukang bibig ni Ori ang kanyang ina. Ang totoo niyan, hindi lang naman si Ori ang nakakamiss sa mommy nito dahil si Wade mismo tila nakakaramdam ng pangungulila. Akala ni Wade magiging masaya na ang buhay nila, ngunit nagkamali siya. Nakikita nga niya kung gaano kalungkot ang bata. Pati rin siya, nakakaramdam ng lungkot na hindi niya maipaliwanag. Habang nagmumuni-muni si Wade ay biglang nagring ang kanyang telepono.
Tumawag ang advisor ni Ori. Agad naman niya itong sinagot dahil baka may importanteng anunsyo ang guro tungkol sa activities sa eskwelahan. Hello? Bungad nito. Good morning, Mr. Wade. May I ask if you forgot to notify your daughter's absence? This is the first time na umabsent po siya nang wala po kayong notice, so I thought I might give you a call. Nagtaka si Wade na may halong kaba. Paanong wala ang anak niya sa eskwelahan? Eh siya pa nga ang naghati dito. What do you mean she's absent? I personally sent her at school. Hindi na nga niya natuloy pa ang sasabihin nang maalala niya ang request ni Ori na wag na nga mismo sa gate ibaba dahil may kaibigan daw itong nakita na naglalakad papasok ng school at sasabayan na lamang daw niya ito. Agad niyang ibinaba ang telepono at tumayo mula sa pagkakaupo. Nawawala si Ori at isa lang ang pwedeng kumuha sa anak niya. Elish. Napabulong na nga lamang ang lalaki. Dali-dali niyang kinuha ang susi ng kanyang sports car at pinaharurit ito papunta sa tirahan ni Elish. Pagkarating nito ay tama ang kanyang naging hinala dahil nakikita niya ang likod ni Ori mula sa pinto. Ngunit parang may mali ata dahil nang makita niya, ang mukha ng bata ay may mga luha sa mukha nito. Mommy! Mommy! Hagulgol ng bata at nang makalapit si Wade, nagulat siya sa kanyang nakita, si Elish. Nakahandusay sa sahig, walang mali at namumutla ang buong mukha. Medyo pumayat pa nga ito. Daddy! Si Mommy! Iyak ni Ori nang makita ang daddy niya. I'm sorry po, Daddy. I tried skipping school kasi I want to see if Mommy is still here. I want to see Mommy! Humihikbing sambit ng bata. Hindi na muna nagsalita si Wade at tali-daling kinarga ang walang malay na si Elish para itakbo sa ospital. Mabilis na tumibok ang puso nito habang nagdadrive. Sobra na lamang ang pag-aalala niya nang makita niya ang estadong kinalalagyan ni Elish na parabang kumikirot ang puso niya. Sobrang nai-stress ka at hindi ka kumakain, Dr. Cortez. Alam mong masama yan sa health ng isang tao as a doctor. Sabi ng katrabahong doktor ni Elish na umasikaso nga sa kanya nang dilala nga siya sa ospital. Tumango na nga lamang at naglabas ang maliit na ngiti si Elish dahil sa nangihina pa rin siya. Umalis na rin ang doktor at yun ang naging signal ni Wade para magsalita. Anong sinabi mo sa anak natin? Tanong pa nga nito. Nanuya muna si Elish bago nagsalita. Pero titig na titig sa kanya si Wade. Natila ba hindi maintindihan ang kanyang nararamdaman? Parang gusto niyang yakapin at alagaan si Elish dahil sa nangyayari, pero mas nangingibabaw nga na gusto niyang mapasa kanya si Ori. Masyado kang naging sigurado sa sarili mo na magiging okay lang kapag wala ako sa buhay niya. Diba? So ano nang nangyari? Tinakasan ka niya, no? Pero sinisisi mo ko kasi hindi mo tanggap na gusto ni Ori na parte ako ng buhay niya. Wala naman akong ginagawang masama, Wade. Minahal at pinalaki ko naman ang tamang anak mo. Minahal din kita. Napalitan ng lungkot ang mukha ni Elish. Ganon din si Wade. Hindi ko deserve para saktan mo ko ng ganito. Napakuyom ng kamuo si Wade at tila naiinis din sa kanyang sarili. Dahil sa loob-loob niya, tama ang sinabi ni Elish. Walang masabi si Wade kaya umalis na nga lamang siya sa kwarto, papunta kay Ori na naghihintay lang sa labas ng ward. Let's go, Ori. Pero Daddy, I want to see Mommy po. Pakiusap ng bata na hindi pa rin natigil sa pagluha. Nag-please pa nga ito. Let's go, sabi ni Wade. Nagpumilit pa nga si Ori. Let her stay for a few minutes. I will just say my last goodbye. Putol na nanghihinang si Elish kay Wade. After this, hindi ko na kayo gugulhin pa. I promise. Pinilit nitong lumabas ang kwarto kahit na nahihirapan siya para lang makausap ang bata. Nanlalambot naman ang puso ni Wade habang tinitignan ang mukha ni Ori at Elish. Hindi na lang siya nagsalita at isinandalang likod sa pader. Nagsilbi naman yung senyas ng pagpayag nito para sa dalawa. Mommy, bakit ka po umalis nang walang pasabi sa amin? You didn't even say goodbye to me and Daddy. Akala ko po ba love mo kami? Umalis nang walang pasabi sa amin?
Dahil sa linyang yun ni Ori, alam na talaga ni Elish na nagsinungaling si Wade kay Ori. Kinabahan din naman si Wade nang marinig niya yun dahil maaari siyang ibuking ni Elish na siyang maging paraan para masira ang relasyon nilang magama. Naghahanda na nga si Wade sa galit ni Ori sa kanya, ngunit hindi niya inakalang sumunod na sinabi ni Elish. Ori? Naiiyak na sambit ni Elish habang hinahaplos ng marahan ang mukha ng bata. Nasabi naman na siguro ng daddy mo na siya ang tunay mong magulang, diba? Gusto kasi ni mommy na sulitin mo yung oras na kasama mo siya. At huwag mong kalilimutan na love kita. I have to go somewhere far muna, okay? Don't ever do that. Yung ginawa mo kanina, yung bigla ka nalang hindi pumasok. Mag-aalala kami ng daddy mo kasi maraming mga taong may masamang intensyon and they might hurt you. Tila may humaplos naman sa puso ni Wade dahil doon. Pero mommy, I was enjoying the life I have with you too. Hindi po ba mas masaya kapag nalaman kong totoo ko pong daddy si daddy tapos ikaw ang mommy ko? Kasi wala yung real mommy ko. I'm sure she would be happy in heaven while she's watching us all happy. Yun din naman ang nasa isip ni Elish. Ganito kasi yan, Ori. I'm not your real mommy. And baka magtampo siya sa heaven. I can't force my way in. Aniya sa kalumingon kay Wade na nagulat naman dahil sa hindi siya binuking ni Elish. Alright, Ori. Mommy's tired and I want to rest muna. Mauna ka na sa sasakyan just like her daddy said, okay? Pilit pa rin pinipigilan ni Elish ang luha dahil ayaw niyang makita siya ni Ori na umiiyak. Matapos ni Ori ay nag-usap din sila Wade at Elish. Aalis ka? Tila nag-aalalang tanong ni Wade na parang may pangungulilang umusbong muli sa puso niya. Tumango si Elish. Bakit? Mamimiss mo ba ako? Siyempre hindi. Thank you. Thank you for not exposing me. Ani ni Wade. Wade, ginawa ko yun kasi ayaw ko maging katulad mo. Ayaw kong siraan ka sa anak mo gaya ang ginawa mo sa akin. At oo, aalis ako kasi yun lang ang paraan na naiisip ko para makalimot. Pero salamat pa rin sa pagturing mo ng tama kay Ori at sana huwag mo siyang pababayaan. Alam kong hindi mo siya pababayaan. Goodbye, Wade. Malungkot na sabi nga ni Elish bago pumasok ng kwarto at isara ang pinto. Pero hindi malaman ni Wade kung bakit gawa nga ng kanyang kamay na hawakan ang kamay ni Elish at hatakin ito palapit sa kanya dahilan para maglapit ang kanilang mga katawan at mukha. Nagkatitigan nga sila ng mga ilang segundo. Napalunok na nga lamang si Elish at napakurap-kurap. Hindi rin alam ni Wade kung anong ire-react niya dahil hindi naman yun ang naisip niyang gawin pero yun ang ginawa ng puso niya. I'm sorry, sabi na nga lamang ni Wade at nag-iwas ng tingin. Ilang araw lamang ang nakalipas, flight na nga ni Elish papuntang Europa. Hindi alam ni Wade kung bakit inalok niyang ihatid ito sa airport. Tinala na rin niya si Ori para magpaalam. Punta na si Mommy Ori, papakabait ka ha? Sabi nga ni Elish. Saka hinaplos ang ulo ng bata. Opo, Mommy. Pwede po bang wag ka na lang pong umalis? Hindi na po ba kita mapipigilan, Mommy? Pero kung yan po ang magpapasaya sa inyo, please come back soon, Mommy. For me. Naiiyak na tugon ni Ori. Masakit pa rin sa puso niyang hindi na nga niya makikita sa matagal na panahon ng nagsilbing ina para sa kanya. Love you, Mommy! Nang marinig yun ni Elish, ay tumulo na rin ang luhang kanina pa niya pinipigilan. I love you too, my light. Nagtanguhan lamang si Wade at Elish bago siya tumalikod para pumasok sa eroplanong sasakyan. Habang pinapanood niya ang papalayo ng papalayong pigura ni Elish, ay naalala niya ang usapan nila ng kanyang matalik na kaibigan. Bro, stop locking yourself in the past. Wala na si Aurora and you're probably just feeling guilty about her death that you are afraid of admitting that you're falling in love with Elish. Hindi madali para sa iyong kalimutan ang dati mong asawa pero isipin mo ang anak mo at ang totoong magpapasaya sa iyo at ang totoong nararamdaman mo ngayon. Ang saya sa inya kapag magkakasama kayong tatlo. I can see your happiness too while you are with her. Kaya stop denying. Tino-torture mo lang sarili mo.
Napailing naman si Wade pero nabatid niya na tama nga ang kanyang kaibigan. Kunwari ka pa, kung hindi mo siya mahal, why would you feel reluctant for her to leave? Nag-offer ka pa na ihatid siya. Na ginagamit man pa si Ori. Mahal ko nga ba siya? Tanong ni Wade sa kanyang sarili. Yes, you do, Daddy. So go run and take her back po. Tugon ni Ori na narinig pala ang sinabi ni Wade. Narinig din ito ang pangungulila sa boses ng lalaki. Nag-aalilangan si Wade kung susundin nga ba niya ang sigaw ng puso o ang boses na kumukulong sa kanya sa nakaraan. Go, you bastard! Tulak ng kaibigan na pumunta rin pala para panoorin kung ano ang gagawin ni Wade. Nakailang isip pa nga si Wade. At nang makita niyang muli ang mas lumalayong pigura ni Elish, mabilis siyang tumakbo para sa kanyang minamahal. Habang tumatakbo, isinasara nito ang distansya mula sa kanilang dalawa na pagtanto niyang tama ang kanyang kaibigan. Mahal na nga niya si Elish ngunit masyado siyang nagpapahila sa pagsisisi sa mga hindi niya na kaya nang ipaglaban nung nakaraan. Elish! Bago pa man tuluyang mawala ang kanyang babaeng minamahal, mula sa kanyang paningin ay tinawag na nga nito ang kanyang pangalan. Nang napahinto na nga si Elish ay tumakbo pa nga siya palapit dito at walang salitang pinaglapat ang kanilang mga labi. Gulat nga si Elish sa ginawa ni Wade dahil sa pag-aakala niya ay hindi siya nito mahal at kailan may walang papalit kay Aurora sa puso nito ngunit hindi rin naman niya ito itinulak palayo dahil marupok ang kanyang puso. Sa kadahilanang mahal pa rin niya ito sa kabila ng lahat ng nangyari. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay nalilitong tinanong ni Elish si Wade. Bakit? Sagot naman ni Wade. I realize na dinedenay ko ang nararamdaman ko sa'yo. Because I'm in past prison. Mahal kita. And this time wala nang halong kasinungalingan. Finally, nagising na rin ako sa katotohanan at naiintindihan ko na meron na akong pagkakataon para mag-move forward. At ma-inlove ulit despite my mistakes and shortcomings sa nakaraan. Mahal na mahal kita, Elish, so please huwag ka nang umalis. Or else, I'll kiss you until you miss your flight and you'll have no choice, kundi hindi umalis. Mabilis na sambit ni Wade, na parang nagrarapat tila hindi nauubusan ng hangin. Pero hindi kasi ganun kadali makalimutan yung sakit na ipinaramdam mo sa akin, Wade. Kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Kailangan kong buuin muna ang sarili ko kasi masyado akong napasag. Ani ni Alicia tumiling-iling. I'm sorry. Yun lamang ang mga salitang lumabas kay Wade sa sobrang pagsisisi. Alam niyang sobra niyang nasaktan si Elish. I want to give you a chance. I really do, Wade. Kasi, kita ko naman na kumakawala ka na mula sa nakaraan mo. Pero sana, ako naman ang bigyan mo ng espasyo at oras para kumawala sa sakit. Sa nangyari, tell Ori that I'll be gone for a while, okay? Sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. At soon I will come back. Mabigat man sa damdamin ni Wade ay kailangan ng mahigpit na pagkakahawak niya sa mga kamay ni Elish. You'll come back, right? Tanong pa nga muli ni Elish. Halata sa boses niya na ayaw niya talagang mawalay kay Elish. Tumangwa ang babae ngunit bilang sagot. Promise? Tanong ni Wade na parang napaparanoid na baka hindi nga bumalik sa Elish. Ngumiti nga si Elish. Pangako. Tila hindi na maiapak palayo ni Elish ang kanyang mga paapalayo matapos ang usapan nila ni Wade pero napagdesisyonan niyang kailangan niya munang magpahinga sa lahat ng nangyari. Kaya kailangan niyang punasan ang mga luhang nagbabadyang kumawala mula sa kanyang mga mata at baka pigilan lamang ng mga ito si Elish sa pag-alis. Ilang buwan na nga ang nakalilipas nang umalis si Elish at sa ilang buwan na yon ay makapagpapatunay na nakahihilom pala ng sugat ang oras. Ngayon ay tahimik na nakaupo si Elish sa isang picnic blanket sa harapan ng Eiffel Tower. Napakaraming na-realize ni Elish habang mag-isang linalakbay ang bansang kinaroroonan niya. Nakalimutan niyang kaya niya palang huminga ng maluwag at pumikit sa dilim na walang inaalalang sakit kahit na mag-isa lamang siya. Yun ang bagay na nakalimutan niya nang mawala ang kanyang mga magulang at noong muntikan nang mawala si Ori sa kanya. Habang nakapako lamang ang kanyang mga mata sa napakalaking historical landmark
ay biglang may tumakip sa kanyang mga mata. Guess who? Muntikan na nga niyang saktan ng taong tumakip sa kanyang mga mata dahil sa adrenaline. Ngunit nang marinig niya ang pamilyar na boses na siyang nagbalik ng napakaraming mapapait at matamis na alaala, nagulat siya. Wade? Gulat na gulat nitong sambit sa ngalan ng lalaki nang hinarap niya ito. Yes, it's me. Hagikik ni Wade sa gulat na reaksyon ni Alish. And me po! Sigaw ni Ori na lumitaw mula sa likod ni Wade. Halata ang sobrang kasiyahan na makitang muli ang mommy niyang ilang buwan nang hindi nakikita. Ori! Naiiyak nitong sigaw bago niyakap ang bata ng mahigpit. Namiss ka po namin ng sobra, mommy! Can you please come back home na po? Ani ni Ori na tila nahawa na rin sa pagluha ng kanyang mommy. Matapos ang kanilang muling pagkikita, ay napag-isa muna si Wade at Alish habang si Ori ay binabantayan ng parehong kaibigan ni Wade na tumulong sa kanya para pag-isipan at mapagtanto ang tunay na nararamdaman niya para kay Alish. I know you want to enjoy your alone time, but Ori and I equally miss you so much. So I'm sorry if we went here out of the sudden. Pagputol nga ni Wade sa katahimikang bumalot sa kanila habang nakatingin lamang sa Eiffel Tower. Umiling-iling naman si Alish at sabing, It's okay. I'm planning to go back anyways. Nagulat naman si Wade sa sagot niya. Really? Na siya namang masaya niyang sinagutan ng pagtango. Just when I was looking deeply at the tower, narealize ko na okay na ako. Na ready na ako. Ready na akong bigyan ng sarili ko ng bagong chance na magsimula kasama kayong dalawa ni Ori. If that's okay for you. Ani ni Alish. Are you kidding me? Of course. I would be ecstatic. This is the chance I've been waiting from you. Galak na sabi ni Wade. Bibigyan kita ng chance, Wade, but this time, please, don't break my heart again. Naluluhang sabi ni Alish. I won't, I promise. Mamahalin kita ng sobra-sobra. I'll try making up for all the shitty things I've made. Pangako nga ni Wade habang masayang hinawakan ng mga kamay ni Alish. Nang marinig na bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon. Hindi na nga nakapagpigil si Alish at hinila na nga niya ang kurbata ni Wade para ilapit ang mukha nito sa kanya at hinalikan ito ng puno ng pagmamahal. Sinuportahan din ni Wade ang ulo ni Alish at mas inilapit pa ito upang namnamin ang sandaling yun na nagsisilbing simula ng kanilang tunay na pagmamahalan sa isa't isa. Mayroon na namang dalawang taong nagmamahalan ang nasaksihan ng City of Love. Ang istoryang pagmamahalan ni Wade at Alish. Sa mismong araw na yun sa tapat ng Eiffel Tower, nag-propose nga si Wade kay Alish. Siyempre, sa tulong ng kanyang kaibigan at anak, naging romantic ang proposal nito. Nakaluhod nga siya ngayon sa harapan ni Alish, sa harap ng Eiffel Tower at sabi nga nito, Alish, I promise, hindi ko na talaga sasaktan pa muli ang puso mo. Masaktan ko man, I swear babawi ako sa'yo. And it's because of little things only. Habang magkasama tayong dalawa, habang buhay, na hinaharap lahat ng pagsubok. Napaiyak nga si Alish dahil sa mga sinabi ni Wade. At nang tanungin na nga nito, ang magical phrase na will you marry me? Napatango-tango na nga lamang si Alish habang nakatakip sa kanyang bibig. Napatingin naman siya sa anak na si Ori na humahagigig pa rin at napapatalon nga sa sobrang saya na sa wakas, magiging official na complete family na nga sila. Pumayag nga si Alish na magpakasal kay Wade. Yes, I will marry you. Sabi nga nito, tinawakan ng magkabilang kamay ni Wade at tinulungan nga itong tumayo. Sinuot na nga ni Wade ang diamond ring kay Alish at nagyakapan nga sila at muling naghalikan. Nagsabi naman ng congratulations ang kaibigan ni Wade. Pagkatapos nga nun, nag-celebrate nga sila para sa proposal na yun. Makalipas nga ang 1 week, umuwi na nga sila ng Pilipinas para paghandaan na nga ang kanilang nalalapit na kasal. And after 3 months, sa isang napakagandang chapel, ikinasal nga si Wade at Alish. Intimate wedding. Imbitado nga ang mangilan-ngilang kaibigan ni Alish,
at ang kapamilya ni Wade. Siyempre, flower girl ang kanilang unika iha na si Ori. Sobrang saya nga nilang lahat. Sa wakas, inanunsyo na nga ng pari na officially mag-asawa na nga sila. At natapos nga ang seremonya sa isang napakatamis na halikan habang pumapalakpak nga si Ori. Ang istorya ng pagmamahala ni Wade at Elish ay simbolong dapat na mahalin natin ng buo ang mga taong nagpapahalaga sa atin at kumawala sa mga tali ng nakaraan pagtapos matuto mula sa mga pagkakamaling nagawa at para na rin matutunang mahalin ang sarili habang nagmamahal ng mga importanteng tao sa buhay. At dito na nga po nagtatapos ang kwento. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at muli. Ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and shoutout po sa mga sumusunod. Mary Jane Tamayo, Guevara Lising, Lolin Mahilum, Gloria Escobar, Presbyteros Rose, Juvelin Romero, Arnaldo, Romana Gorospe, Sally Roldan, Fena Vares, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po at muli, ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening and God bless everyone.